Hey Velas, welcome to my new episode. Hola a todos, kamusta po kayo? Nako Bella, siguro naman nakita ninyo ang ating magagandang kandidata para sa competition ng national costume. Ano naman po ang masasabi ninyo? Nako Bellas, para sa akin, medyo nabitin ata ako. Parang mas matagal pa ako nag-CR kesa manood ng national costume. Nabitin ako talaga. Anyway, Bellas, doon sa maikling video na yun, makikita mo naman talaga kung sino ang nag-stand out. At Bellas, para sa akin po, ang gaganda ng mga kandidata. Pero may mga ilang nag-stand out dito sa national costume. At alam niyo naman, maraming nagsasabi nung mga hindi pa natin napapanood ang national costume, ay ito daw ang magaling, ay si ganito daw ang magaling. Pero nung masilayan natin ang tunay na laban ng national costume, well, Bellas, I hate to say this at ayoko maging bias dahil ang batayan ko ay yung performance nila. Sa palagay ko, yung mga napi-feature ko dito sa video ko ay tama po. Alam ninyo, very consistent sila. At dito sa national costume na ito, makikita natin na dito sa aking mga napi-feature dito sa vlog ko, ay lagi sila ang nangunguna at nagiging standout. Alam niyo naman ako, Bellas, when I see a diamond, I know who is that girl who will shine the brightest. Kaya naman po, laging at the end, ilan o most of the time, nakakapasok po talaga ang nararamdaman ko at napi-feature ko dito sa video to. Okay, so derechahan na po ito, okay? Alam ninyo, napakaganda po ng national costume at meron po para sa akin nag-tie dito. Sa details, sa execution ng national costume, sa creativity at yung mga maladyosang galawan ng Malamis Universe, I think para sa akin, it's Maureen Rovellwitz and Leren May Bautista. Para sa akin, tie sila dito, ha? I don't know. Mahirapan ako makapili kung sino ang 1 and 2 sa kanila. But so far, itong dalawang to kapansin-pansin, wow, super galing. At yung limang laging napi-feature dito sa vlog ko, sila pa rin po ang top 5 ko para sa national costume. I hate to be biased. Sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin, pero there are in it to win it. Ika nga, talagang seryoso ang mga babae nito. They are very prepared. Makikita mo sa galawan, sa kilos, sa mga ginagamit sa effort from the pasabog, from the challenges. Makikita mo na ang galing-galing talaga nila. And so far, napansin ko rin si Beatriz Luigi Gomez. Wow, isa pa sa napakaganda from Cebu. Wow, wala akong masabi sa costume. Ang details, ang color, yung execution, Malamis Universe, very strong si Beatriz, sasabihin ko sa inyo. And of course, andyan naman po si Steffi Rose Abaresturi. I like her national costume as well. But the only thing is, alam nyo with Steffi, sa kanya na po ang lahat, ang execution, ang galawang, nakulangan lang po ako na ma-feature pa yung kanyang napakagandang national costume kasi yung umikot siya. No, sa pag-ikot niyang yon parang sa ikli ng video, parang naubos na dun sa pag-ikot niya. Yun lang napansin ko. Pero kung yung front side lang ang nakita most of the time, siguro mas na-appreciate ko. Pero anyway, maganda naman po ang performance ni Steph. I love it. I love the color. Ang ganda para sa kanya nito. Yun nga lang, sana hindi na siya umikot para mas lalong nakafocus tayo dun sa ganda ng costume niya. Anyway, di ba kanya-kanya naman ang drama ito. Okay, depende na rin kung paano ito ma-accept ng judges. Pero at the same time, pasok na pasok pa rin po sa aking pang-apat si Steffi Rose Abaresturi and the last girl, of course, Katrina Dimaranan, hindi mawawala. Alam nyo, very simple yung kanyang national costume. Pero yung nagsasabi naman na mga fans na talagang pinupush na number one dito si Katrina, alam nyo naman, Bellas, nakita naman natin na itong nasa top 5 ko, halos magaling silang lahat. Pero sasabihin ko ang totoo,
Maureen and Leren has the fabulous costume. Wala akong masabi. The way they move, yung pinag-isipan ng costume, very creative. Ang ganda! Wow! Parang ang yaman, mabango, malinis, ang galawan, ang execution, ang projection, mala Miss Universe lumalabas sa international. Alam nyo, para sa akin, dapat ito ang ay i-enhance lang ng ating organization kung sino man ang lalaban dito dahil napakagaganda ng costume ng ating mga kandidata ngayon at yung mga Filipino designers, mag-trust tayo sa kanila. And I advise the organization to use this national costume. I-enhance lang nila, lagyan pa ng mga contodo, sparkles, make it more, you know, fabulous. Ganyan naman po kasi sa international level. But so far, kahit pa napakaikli at ako'y nabitin dito sa national costume, congratulations naman sa lahat ng mga kandidata. You know, you did a great job. And of course, congratulations to Maureen, Leren, Beatrice, Steffi, and Katrina. Wow! Okay? You are in my best in national costume. Okay? And of course, dun sa rest of the candidates, you did well. Pero talaga nag-stunning po ang lima nito para sa akin. Okay? So, if you doesn't like this opinion, pasensya na po kayo. Nagsasabi lamang po ako ng totoo. Ang hirap po i-flip ang iba, ang kandidata, kung wala akong batayan. At ayoko naman paliligayahin ko lang ang fans nang wala akong basihan. But this is just my own analysis. This is just my own reaction. Kung ano man ang nakita. Kung meron kayong napipisil na ibang magaling, i-comment down nyo na dyan. At kung meron kayong mga gustong itanong sa akin, please comment down below. At yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo sa aking munting channel. And on that note, marami pong salamat. And see you at abangan natin ang nalalapit na coronation night ng ating Miss Universe Philippines 2021. Bye, Bellas!